Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So may bago tayong video for today. At today, ituturo ko sa inyo kung saan kayo makakahanap ng supplier ng wings para sa inyong unlimited wings business. So kung ikaw ay nag-uumpisa pa lang sa iyong or planning ka pa lang na mag-umpisa or mag-put up ng iyong unlimited wings business, mahalaga na panoorin mo to para kahit papano meron kang backup sa iyong supply ng wings. Ayan. So kung gusto mong malaman saan-saan ka pwedeng makahagilap, makakuha ng mga wings at stocks ng wings, just keep on watching. Ayan. So, andito tayo ngayon, guys, sa aking stockroom na pagkainit-init. Stockroom namin ng damit kasi in-invade nung aking mga pamangkin at mga anak siya yung aking kwarto. So, kaya andito tayo sa stockroom ngayon. So, anyways, today, guys, ituturo natin sa inyo saan kayo pwedeng kumuha ng wings. Kasi, pag may unlimited wings business ka, hindi ka pwedeng isang supplier lang. Kasi, paano pag naubos yung wings mo? Bigla nagkarami ng tao, nagkarami ng deliver, tapos wala kang backup na supplier. Saan ka naman kukuha ngayon? O, diba? So, matitigil pa yung operation mo pag wala kang staff. So, napakahalaga, guys, sa inyong business or unlimited wings business na meron tayong backup supplier para makapag-supply ng wings sa inyo. Since, syempre, unlimited wings tayo, ano, hindi naman pwedeng sabihin, sige, anli, pero wala na pong wings, ay, hindi na pwede. O, hindi pwede yun. Syempre, dapat unlimited wings tayo, makapagpakain ka ng unlimited kay customer. Kasi meron talagang malalakas eh, ganun talaga. Mahalaga at importante, guys. Oo, mahalagang importante na alam ninyo ang klase ng manok. So, meron tayong tinatawag na grade A sa wings, grade B, grade C, may plukon, merong kal, meron din tayong tinatawag na three joints, mga ganyan. So, importante na alam nyo yan. Sa store namin, sa On The Wings, dito sa Indang Branch, ang ginagamit po namin ay grade A, three joints, at saka drumettes. Ayan. Yan yung sinaserve namin kay customer. Yung manok ngayon, sobrang mahal, guys. Sasabihin ko na sa inyo, 180 per kilo, yun po yung nakukuha namin. Meron kami minsan nakukuha na 175, 178, 180. Yun, hanggang doon. Yun na yung pinakamura talaga sa area namin dito sa Cavite. Okay? So, yun. Wala na patumpik-tumpik pa. Saan kayo makakakuha ba ng manok or supplier ng manok? Kailangan nating mag-outsource, guys, at maghanap. Ang unang-unang maisasuggest ko sa inyo kung saan kayo maghahanap ng manok ay sa, number one, Facebook. Sa Facebook groups, mag-join kayo sa mga unlimited wings business owners or chicken wing suppliers, yung ganon, wing suppliers. Maghanap kayo sa mga Facebook groups. Mag-join kayo sa mga groups na yan. And maghanap kayo or mag-post kayo sa groups na I'm looking for a wing supplier near Indang Cavite or near Cavite, near Batangas, near Laguna, yung mga ganon. Para mag-reply yung mga suppliers na around sa area mo. Ang hindi ko lang maintindihan sa manok ngayon, guys, sa totoo lang, ay ang mahal. Oo, sobra sa mahal. Pero, sabi naman ng ating Pangulo, si Duterte, ay wala naman daw shortage. Diba, nabalita na naman yan? Sobrang mahal ng manok. Ang nangyayari kasi daw, iniipit ng mga resellers, iniipit ng mga middleman, yung manok. Kaya, taas ng taas, binibenta nila ng mahal kasi ang dami naghahanap ng wings sa sobrang dami ng nagpo-put up ng unlimited wings business ngayon. Diba? So yon kasi in na in siya. Pero no choice tayo, sabay na lang tayo sa trend. So kung magkano yung pinakamura around your area, go na grab na. Ayun, so post kayo dyan sa Facebook groups. Pangalawa, sa marketplace. Hanap kayo ng mga wings or suppliers ng wings malapit sa area nyo. Bakit ko sinasuggest na malapit sa area nyo, guys? Kasi, kung malapit sa area nyo yan, hindi na kayo babayad ng malaking shipping fee. Hindi na kayo babayad ng malaking delivery fee. Pwede pa ninyong pick-upin. Pero guys, hindi kayo pwedeng mag-stick sa iisang supplier. Kasi, lagi natin kailangan ng backup kasi hindi nyo masabi kung mamaya ang volume pala ng inyong tao ay biglang dumami deliveries, biglang dumami ang dine-in, yung ine-expect mo na stocks mo for 3 days, naging good for 1 day na lang pala siya, naubos nyo dahil sobrang lakas nyo ng araw na yon, yung mga ganon. So, kailangan mo ng backup talaga na pwede mong tawagin na one call away, ganun. So, yan. So, Facebook at saka Marketplace. Pangalawa, saan ka pwedeng kumuha ng supplier? Guys, kung ako sa inyo, halughugin ninyo ang palengke.
Oo, pangalawa is sa palengke, okay? Sa palengke po, ikutin ninyo yung mga nagtitinda ng manok. Tapos makipag-bargain kayo. Sabihin ninyo na, uy, magkano bigay mo sa akin ng wings? O, kukuha ko sa'yo ng 50 kilos. Kaya mo ba ako supplyan? O, ganon. Tapos sa kabilang tindahan, ganon din. O, di ba, hindi naman iisang manok lang or iisang supplier or isang tindera ng manok lang sa palengke. Marami yan, magkakatabi yan. Diba? So, meron din yung source. Baka ibigay sa'yo ng mas mura pa. Diba? Kasi dealer na rin sila. Kumbaga, resellers na rin sila. Kumukuha na rin sila ng marami. Okay? So, ganun. Ganun gawin nyo, guys, ha? Yun. Yan lang ang hindi ko magawa ngayon. Yung mag-ikot sa palengke. Kasi nga, kadalasan, o busy na tayo. Yung asawa ko na yung nagtatawag ng supplier. Yung asawa ko talaga ang nag-handle niyang pagbibili ng manok. Tapos, naghahanap rin kami dun sa palengke. Kadalasan ng mga nagtitinda kasi dito sa Indang, hindi naman ganun karami yung volume na kinukuha nila ng wings. Kasi kadalasan yung buong manok. Mas mura kasi yun eh. Yung buong manok tas tinatadtad na lang. Mas mura yun. Kaso nga, yung concept natin guys is unlimited wings. Alam nga namang magtinda tayo ng unlimited chicken lang. Kung ano-anong parts na lang ng chicken. Hindi pwede yun. Kasi wings yung concept natin. Kaya wings pa rin yung pinupush namin na mabili. Ganon. Ayun. Kaya sa palengke, ikot-ikot lang kayo. Hanap-hanap lang kayo ng kausap dyan at bargainin ninyo. Yun din guys ha. O, hindi pwera na nakakita kayo ng mura eh okay na. Igagrab nyo yan. Lagi nyo titingnan kung kalba yan. Grade A, grade B, grade C, 3 joints, drumettes. Tingnan nyo rin yung quality ng chicken. Hindi pwede na sobrang liit. Kasi pag niluto nyo yan, uurong pa yan. Kaya dapat standard lang din. Magkakatulad yung size ng chicken. Okay? So yun. So, ang number 3 na pwede nyo paghanapan ng mga supplies ng chicken ay ayan si Walter, guys. Nandyan din si SM. Okay, pwede kayo maghanap ng manok dyan. Kasi iba ang bigay nila pag wholesale. Mas mura ang bigay nila kapag marami kang kinukuha. So, tanungin mo sila, magkano po ang rate ninyo or magkano po ang presyo kapag ka puro wings lang, grade A or drumettes po. Or magtanong kayo kung magkano ang pricing. Pag mura naman at makakapag-supply sila, o, di go, kunin ninyo ang number ni Walter, ni SM, para kahit papano, makukontakt nyo sila at maititimbre nila sa inyo kung may stocks na ng manok. Okay? Para nakakatawag kayo, marami kayong options at marami kayong mapapagkuhana ng wings natin. Okay? So, yan. Nga pala guys, ang SNR, ayan, pumunta rin kayo ng SNR kasi ang SNR, nag-wholesale din sila ng manok. Pero, kadalasan ubos. Kadalasan, mas preferred nila na ibenta na lang ng retail kasi mas malaki ang tubo doon. May discount kasi pag wholesale. Pag wholesaler ka, kakausapin mo yung parang manager nila, bibigyan ka nila ng number. Then yun, pwede nyo silang kontakin para makakuha kayo ng manok. So kami, once pa lang kami nakakakuha sa SNR kasi talagang laging walang stocks. Mura, tas maganda yung quality. Kaso, palaging walang supply kasi pang retail. Iba yung stocks nila pang retail, iba yung stocks nila pang wholesale. So lagi silang walang wholesale sa wings. Okay, so yun. Kaya hirap kami kumuha sa SNR. Pang-apat guys, na pwede nyong pagkuhanan ng manok ninyo ay sa poultry. Diretso na kayo sa poultry. Kung meron kayong mga poultry na kakilala or mga poultry na alam around your area, kausapin nyo na yung may-ari, kausapin nyo na directly yung kanilang assistant or kanilang marketing, kanilang head, ganyan. Kausapin nyo na directly kung pwede silang mag-supply sa inyo ng chicken wings or yung mga drumettes, ganon. So, makipag-negotiate na kayo. Kailangan marami kayong option kasi malay nyo sa poultry mas mababa pala talaga ang bigayan nila, di ba? So yun ang hindi namin nagagawa, hindi kami nakakapag-ikot talaga dahil target din talaga namin yung poultry na yan. So sobrang daming poultry dito sa Indang or dito sa Cavite, hindi namin nagagawa yan dahil wala pong oras, tapos hindi rin namin alam kung sino yung contact person at sino yung tamang tao na dapat kausapin. Pero yun talaga yung target namin soon. Gusto namin umikot sa mga poultry. Baka sakali na makamura tayo kahit papaano dahil sa sobrang mahal nga ng manok. So wala kaming choice. Nung pataas na ng pataas yung ating manok, wala na kaming choice kundi magtaas din ang presyo. Lalo pag unlimited. Isipin mo ba naman, 180 na ang kilo. Tapos ang presyo namin sa unlimited, 209. Ano pang kitain? Wala na, nga na. Diba? Kaya makakapagbaba kami ng presyo kung mababa ang kuha ng ating raw materials or yung ating manok.
So yun, number 5 naman na pwede nyong pagkuhanan ng inyong mga monarch or yung inyong mga wings ay sa Magnolia. Opo, dumiretso kayo ng Magnolia. Kami ng asawa ko, tumawag kami sa Magnolia. Tapos nakausap ng asawa ko yung taga Magnolia. Binigay sa kanya yung number noong nakikipag-usap sa mga dealer, sa mga wholesaler. Ewan ko ano nangyari. Parang hindi rin ata sila nagkakontakan or hindi, ewan ko ano nangyari na doon. Pero hindi pa namin or hindi pa namin natatry kumuha talaga directly sa Magnolia. Pero itry nyo rin. Okay? Kasi yan yung mga options. Tumingin tayo ng options para at least marami tayong pagpipilian kung sino yung pinaka the best quality at sino yung mura. Okay? So yan, yan lang yun guys. Para hindi kayo mahirapan maghanap-hanap ng mga suppliers, ipagan nyo na lang. Kasi kung sa Facebook talaga kayo bibili guys, pamahalan. Promise. Ang dami talagang mahal. Kung makakakita naman tayo ng mas mura, na sariling sikap natin ang paghahanap ng direktang source or halimbawa yung poultry, o doon na tayo dumiretso, di ba? Kasi ang dami sa Facebook nagtitinda na minimum na isang tonelada or 1,000 kilograms ata ang isang tonelada. So yon, pag may minimum sila na ganun, eh ang in-order lang namin every 2 days, 3 days, mga nasa around 150 kilos. O parang lumalabas na nakaka 50, around 40 to 50 kilos kami sa isang araw. So naglalaro lang sa ganun. So hindi namin kayang ubusin yon kasi yung storage din. Meron namang ibang nag-aanli wings business guys, nagiging reseller na rin sila ng manok, pinupush na nila yan. Naglalagay na sila kasi para makuha nila ng mura. Mas marami kang bibilhin, mas mura. Kumbaga bulk order siya. So ang ginagawa ng mga ibang supplier or ibang may-ari ng unlimited wings, nag-i-invest na rin sila sa mga freezer, tapos kumukuha na rin sila ng maramihan. Kasi kumikita na sila dun sa manok, binibenta nila, plus kumikita pa sila dun sa kanilang business. O diba, kung kaya nyo mag-ganon, go na kayo para at least o doble yung income nyo, doble yung business mo. Nagbi-business ka na ng restaurant, tapos tinitinda mo pa yung mismong wings mo sa iba namang unlimited wings restaurant, ba? Diba? So, kung kaya naman ang inyong budget at puhunan, push, push, push. Okay? So, yan. Wala na, tapos na. Yan na yon. So, thank you so much guys for watching. Kung interested kayo sa ating On The Wings franchise, pwede nyo po akong i-contact, i-text, or i-chat sa aking Facebook page na Teresa Matt for any inquiries. I-assist ko rin kayo and ipapakausap ko kayo sa ating franchisor. So, i-message nyo lang ako sa aking Facebook page, Teresa Matt, kung interested kayong malaman kung paano yung ating franchise ng On The Wings. So, thank you so much for watching, guys. And I hope you like this video. Please do not forget to hit the like button, click the notification bell, and subscribe to my channel. Thank you for watching. See you on my next video. Bye!